Hello beautiful soul, welcome back to my channel. And this is Mei Chang Ame from Japan. Leo, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakatabayan yung puso na comments. Keeps comments lang mga kabayan, yung energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang inyong energy. Maraming salamat din sa nakakatabayan ng... Ay, sa mga nagpa-personal reading. Ayan, di ba nawawala ako? Diba? Ayan. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang gusto nyo makuha natin, nahandyan lang po sa baba ng ano video ang contact, no? How to contact me. Maraming salamat po sa nabigay ng donation. God bless you all. Appreciate ko po yan. At syempre, this is a general reading, ano? Leo, kabayan. Kuhanin mo lang nga sa'yo, itapon na hindi naman para sa'yo. Maari ito is a vice versa. Maari energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Lawakan ng isip. No? Use your own intuition sa ating reading. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Maaring vice versa ha, energy mo, energy ng person mo. Maaring nangyayari o mangyayari pala. Leo. Anong papakita sa atin ni universe? Please show me by Leo. Show me. Oh. Okay, Leo, let's start. Baliktad. Okay, we have the... Ayan na. May magaganap na conflict o debate man yan. Nakita ko yung pagiging hard work mo, no? And may mga abuse at may mga pain kang mararanasan, ano? O nakakaramdam ka na ng ganyan. Physical, and we have the activities to do, no? So, nakita ko dito. Baka may mga activities ka na kailangan gawin, mga pag-aralan, o mga magawin, mga debate, tsaka may pagtatalo, no? We have the heart, we have the romance, no, and the love, giving infatuation, affection, and core. Siguro may darating na love, or baka in love ka ngayon, or the past person na in love sa'yo is yan. Baka bumalik, no? May infatuation ako nakita dito, and there's a romance, ano? Baka iba sa inyo is meron ng minamahal, no? O you feel love this weekend, no? Sa nakita ko dito. We have the Lily, maaring magkaka more on maturity kayo or nagkaroon ng mga more maturity ang nakita ko sa inyo, no? And there's have a wisdom, maaring marami kayong pinag-aarala, may mga natutunan na kayo sa in the past, o nakita ko yung pagiging mabuti mo dito, no? Kabutihan ng puso, ang nakita ko. Maaring iba dito is may... ilelet ko kayo in the past, ang nakita ko to, o mailelet ka kayo na something. There's a retirement, no? Maaring mag-retire yung iba, o mailelet ko kayo na hindi na talaga nag-work sa inyo anymore, no? Baka meron din kayo na malalapit sa puso ninyo, na baka meron kayo inaalagaan ng mga old person, relatives, o malapit sa puso na yan, no? Baka meron kayo inaalagaan na ganyan. Magkakaramdam ka rin ng peace if you let go the old, no? Ang nakita ko dito. And we have the Tiger. Siyempre, be patient lang, ano, sa lahat ng bagay. You are the Tiger, you are the Lion, you are a Leo, no? You are being reminded that persistent is what is necessary to attain your goals. You need to be patient and trust that universe will help you through your challenges in divine timing. Success is guaranteed. Yan. Ginagarantee na sa iyo ni universe that you will succeed sa iyong mga path, no? Sa nakita ko dito, sinasabi niya. And basta trust the universe lang, syempre mag-trust ka rin sa sarili mo, no? Be patient lang, hindi lahat kailangan madiliin.
Okay, when it comes naman sa love, sinasabi dito, if the person na dati mong mahal is hindi talaga para sa iyo, in a divine timing, ibibigay yan at ibabalik yan sa iyo ni Lord. At baka mas better pa ang ibigay niya sa iyo, no, than doon sa the old. Or maaring magkaroon ng mga revert kung ang the old mo is the right one para sa iyo at soulmate mo talaga siya, maaring magkaroon siya ng revert or awakening na mas makita niya yung worth mo nung kapag kayo, kung kayo is nagkahiwalay, no? And then nakita ko dito na nagkaroon talaga ng mga sadness, na din na makakaramdam ka ng mga lungkot pa rin sa mga nawala. Baka maaring nararamdaman mo pa rin yun or maaalala mo siya, no? Kasi we have the Five of Cups and the Chariot, na din ka nga na talagang maaaring may mga pinanghinayangan ka o na nawala sa buhay mo, no? May mga regret, na disappoint ka kasi nakita ko yung lungkot mo. Pero trying to move on sa nakita ko dito, yun na pinag-iisipan mo rin talaga na you need to withdraw na siguro itong sitwasyon na to, no? Parang ganun na nakikita ko sa iyo, and you want to create something for yourself, no? Sa nakita ko to. Sa ibang may nilet ko ka. Yes, tama. May nakita nga ako na ilelet ko mo yung mga nakaraan o may ilelet ko ka. Sa nakita ko dito. Nagkaroon ka na siguro, magkakaroon ka ng mga recovering sa mga difficult na decision, situation mo. No, sa nakita ko ito. Kasi you have the Chariot. Nandito ka sa part na you're looking to the future. Baka magkakaroon na ng encouragement for moving forward ka, no? Kasi nandito sa pinag-iisipan mo rin talaga. Na patient ka talaga, no? You need to be patient sa mga process na gagawin ni divine sa inyo, no, ni universe sa kani God. Tingnan nga natin why. Sa ibang nakikita ko dito, no, may tao dito na medyo nagkakaroon ng pagsisisi sa nakita ko dito. They want to move on kasi nahando sa hindi niya matanggap na parang medyo nawala ka sa kanya sa nakita ko ito. Pero gusto niya ng movement. Kung ano mo, para siyang nawala ng isang kamay, no? Sa nakitingan mo dito. Sa pagsisisi niya, yan. Parang ikaw din, ganun din, sa mga nangyari sa buhay mo, parang nagsisisi ka na, parang, ano ba to? Yung nawala siya sa buhay mo, parang handun sa, parang natanggalan ka ng isang paa o isang kamay, no? Ganun din itong tao na to, na nagsisisi siya na parang nung nawala ka sa buhay niya, nawala ka sa path niya. Parang napag-isip niya, oh my God, there's something missing na nawala sa buhay ko. Parang may kulang. Kung titingnan mo ito, yung kamay niya, di ba? Parang wala. Parang, oh my God, nawala sa akin si Leo, ano yung, parang nawala. Nawalan ako ng kakayahan, no? Na kumilos ng maigi. Ganun, and then one, gusto niyang bumalik sa nakita ko. They want to say sorry sa nakita ko dito. And handun yung gusto niyang sundin yung feelings niya. Ano? Yun na nakikita ko. Kaya mukhang baka mag-mail to sa'yo o mag-text sa'yo sa nakita ko. Baka mag-text sa'yo kasi gusto niyang mag-sorry sa'yo. Tingnan natin. We have the Nine of Cups and the Two of Pentacles and the King of Cups. Itong tao na to, sobrang naaalala ka niya at namimiss ka niya ng sobra. No, gusto niya ulit talaga ng makipag-teamwork o makipag-collaborate sa'yo sa nakita ko. Ikaw yung wish fulfillment niya actually. Kung nakikita mo, dito we have the Nine of Cups and the King of Cups. Sobrang pagmamahal nitong tao sa'yo sa nakita ko dito. Sobra kanyang mahal. Handi niyo, kaya lang nahandi siya sa, may tinitimbang siya. Handi yung back and forth na nararamdaman niya. May tinitimbang siya sa part niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi niya alam kung alin ang pipiliin niya dito, no. Parang mayroon pa siyang inaayos sa ngayon. Na parang may gusto siyang i-withdraw na something, pero nahanda sa naaalala niya yung mga memories niyo, yung alaga mo, no. Nagiging mysterious person ka para sa kanya, sa nakita ko dito eh. Sa pinapakita sa kanya, nandun din sa part na with it come sa'yo, Leo, mukhang dadaan ka sa sitwasyon na pag-iisipan mo na titimbangin mo kasi may titimbangin kang sitwasyon dito na
kung ikakamitin mo yung mga pangarap sa buhay. Itatry mong ibalansihin yung life mo sa ngayon, no? Na, kasi we have the Nine of Cups, kasi itatry mo balansihin yung sarili mo. Tapos, kung dabalik to itong taon, parang ganun ang nakikita ko. Magkakaroon ng balansihan. Or, mamimili ka ngayon sa kanila. Ang nakikita ko dito. Ang nakita ko rin dito na marami rin tao na nakipag-communicate sa'yo sa ngayon, no? And, yung part na to, medyo baka nagbibigay ka ng advice o handa yung pagiging advisor mo, kasi sinakita ko dito. Maraming tao na lumalapit sa'yo to collaborate, nakipag-partnership sila sa'yo, handa to yung naibibigay mo yung gusto nila. Ano ba to? Naibibigay mo yung fulfillment sa mga puso nila. No, baka nga advisor ka, no, sa nakita ko dito, nabibigay mo yung fulfillment nila. Yung feelings na gusto nilang maramdaman. Na napapagaang mo kumbaga yung nararamdaman nila sa nakita ko. I don't know why, baka advisor ka or baka magaling ka lang talaga mag-advise sa mga kaibigan mo, sa mga nakakasalamuha mo, no. Yung nakakapagpahil ka kasi sa nakita ko dito, eh. And then, sa part na talaga, babalansahin mo rin yung part na to, no, sa nakita ko dito. Tingnan nga natin. Bakit 5 of cups yun? 5 of cups, please, yun. Bakit na din? Bakit ay absurd? Salamat. Nine of Cups. Oh my God. Okay. Sa nakita ko dito, Leo, handa to ka sa party ng buhay mo na, handa tayo sa party na may mga pinagsisihan ka in the past, no? Na may mga nawala, nagkaroon ng mga disappointment, nagkaroon ng mga regret, na nakaramdam ka na natalo ka. No, naramdaman mo na hindi fair, no, na nagkaroon ng mga neglect and isolation sa iyo. Handan din sa part na itinapos mo na tong part na to, no, sa nakita ko yung mga pagsisisi, nakita ko kasi dito. Oh my God, hindi ko kailangan pagsisihan to, no? Hindi ko kailangan pagsisihan to na parang hando sa part na tinapos mo na rin ang sitwasyon na to. Kasi in the past, nagkaroon ng mga sadness. Nagkaroon ng mga nawala, nagkaroon ng mga tension. May tension kasi na hindi pa natatapos na nakikita ko dito. Pero hando sa parang mas pinili mo yung nararamdaman mo sa ngayon. No? Na I need to move on. Ayoko na ng ganitong nararamdaman na puro sakit, puro stress, puro struggle. No, nakita ko dito na tinapos mo na to. Inad mo na tong door na to. Kasi in the past, baka maaring na may mga nambuli sa'yo, may mga conflict ako nakita sa'yo, no? May mga competition. Handito na sa part na nilet ko mo na itong sitwasyon na to, no? And moving forward ka talaga sa the future. Pinalo mo na yung nararamdaman mo. Yan. And then, handito ka na sa part na bagong buhay, no? Kasi nakita ko nag-move on ka na. No, nagkaroon ng mga transformation, nagkaroon ng mga paglilinis, no, dito sa sitwasyon na 'to. Kumbaga hindi ka na rin nag-focus sa mga nawala. Nagkaroon ng revert at nilet ko muna 'tong sitwasyon na 'to. Yan. Nakita ko na sa inyo sa iba dito na ang dami yung responsibilities na inaaklang sa balikat niyo, no, sa nakita ko dito. Sobrang responsibilities. Yung iba dito na overloaded na sa mga responsibilities. Yan. Kakaroon kayo ng mga major challenge. Nakikita ko yung pagiging hard work mo, no, Leo. And it's good, no, sa nakita ko dito. Tingnan natin. Bakit 9 of cups na yun? Bakit 5 of swords? Bumabaliktad yung 5 of pentacles in reverse.
Wow. Okay. Nagkaroon ng mga tao. May tao ko nakikita na babalik. Itong tao na to, masyado siyang dishonest. Naging dishonest siya sa'yo, no? May tao ako nakita na dishonesty. No, merong, I don't know why, kung parang may gusto maghigante. I hope hindi, ano. Maghihigante ka ba? Tingnan natin. Meron ditong tao na corruption. Nabihigante ka ba? Sino ka? Bakit? I don't know why. Baka ikaw is maghihigante in a good way, no? Sa nakita ko dito. We have the King of Swords. Okay, fine. Okay, sa nakita ko dito sa'yo, Leo, you follow your heart na mag-move on dito. Kasi nagkaroon talaga in the past, nagkaroon ng mga dishonest person, nagkaroon ng injustice, no? Nagkaroon ng mga hindi naging totoo sa'yo na tao, no? Hindi yung nagkaroon ng mga walang katarungan, mga hindi na solusyonan. Pero in this part, sa nakita ko dito na nagkaroon ka ng ano, gusto mong, hindi naman in a bad way, gusto mong maghigante in a good way. No? Kumbaga, nasaktan ako, naging dishonest ka sa akin, well, I move on. Gusto ko ng mag-moving forward sa akin, sa sarili ko, kailangan ko ng gamitin yung I need to follow my head when I'm making a decision. Yun ang nakita ko sa'yo. Kaya, kailangan na dito na ako magpo-focus ako sa aking stability at may nakita rin ako sa'yo na luck, no? There's a better luck, better health. Magkakaroon na ng improvement, no? Sa nakita ko sa'yo sa when it comes sa finances. Nakita ko talaga na nakarecover ka na dito sa mga triumph na dito na yung nag-end na yung mga nag-end na yung hardship mo, nagkaroon na ng mga positive change sa'yo sa nakita ko dito, and bumalik na talaga yung strength mo sa buhay, yung lakas sa loob mo. Handa na, ni-welcome mo na yung bagong buhay mo ngayon, and in-accept mo na talaga yung mga pagkakamali or mga hindi naging maganda sa buhay mo, kasi you are moving forward na talaga. It's good, Leo, no? Itong taon na to, naramdaman rin niya na inad mo na siya sa buhay niya. Sa buhay mo, no? And you're moving on sa bago mong mundo. The Chariot, please. Chariot for Leo. Wow! Very good, Leo. It's good. Ang ganda, you are moving on na talaga. Nagkaroon, dami ng pagpabago na nakikita ko sa iyo. No, nagkaroon na totally ng malaking bunga or malaking nakita ko yung maraming paglago, no? Maraming pagbabago ang mangyayari sa iyo, Leo, no? Kasi nahandito ka na talaga na nakafocus ka na sa iyong business, sa iyong trabaho, sa iyong sarili, sa iyong stability, saka sa iyong pera. At talagang nandito ka na talaga sa part na talaga magkakaroon na talaga na mga wow, it's good talaga, improve na yung mga finances mo kasi you're looking forward sa iyong future. Very good, Leo. Tingnan natin the Hermit, show me. Ituloy-tuloy mo lang to. It's good. Ang ganda nung ano. Yes, we have the Eight of Pentacles. Oh my God. The Hermit and the Hermit. Ang dami mong winidraw, no? Sa para sa pagbabago sa buhay mo. Natutuwa ako sa iyo. The Hermit. You show me. For Leo. Sorry. Page of Swords. Yes, very good. Perfect. Ang ganda ng rinig ko sa iyo. Nakakatuwa. And then, ayun na talaga. Ayun na talaga. Handito na nakita mo na nakarecover ka na talaga sa mga difficult na sitwasyon mo. No? Andun sa part na parang nakita ko sa inyo, iba sa inyo gusto mapag-isa. No? Iba sa inyo. May mga iwinidraw ka na. Nakarecover ka na. Nakita mo na yung wisdom. Yan. May mga yaro na. Nakita ko yung patient mo. No? Andito ka na sa nagpo-focus ka na sa mga pagbabago sa buhay mo. Andito na talaga sa you are very hardworking and focused sa mga ginagawa mo ngayon sa sarili mo, no? Sa sarili mo sobra ka na.
Sobra ka na. Ayan. Andun na yung iba dito, baka may pina-perfect kayo, very hardworking, baka meron kayong minamaster na new skills o may dine-develop kayo na something. Ang nakita ko dito, baka may pinapractice kayo, hindi yung talent, hindi to. May mga ambition ako nakita sa inyo. Marami ka na ambition na lumalabas dito, no? Andun na talaga sa part na, ano ba dito? Yung determination. Yan. Napaka-determination mo na. And then, nakikita ko rin yung very focus and commitment ka ngayon sa buhay mo. Sa mga pagbabago na gusto mong gawin sa buhay mo. Nakita ko rin na yung confidence mo, no? Sobra, wow. May inaaral ka? Baka nag-aaral kayo, Leo. Nakita ko ito. And may inaaral ka, mahilig kayong, actually, mahilig kayong mag-research, no? Mahilig kayong mag-research. Kasi mas gusto niyo na more knowledge pa kayo, no? It's good, magandang ano yan, magandang idea yan or magandang gawain yan, no? Kasi handi sa nakita ko na, uhaw ka, alam mo yung uhaw ka sa karunungan. Ang ganda, ang galing. Ako yung natuwa. Good yan. Andi yung confidence mo, malik na yung confidence mo, hindi ka na natatakot eh. Sa nakita ko dito, wala, ready ka na. Hindi ka na natatakot sa mga susuungin mo, no? Andito na yung new direction mo and andito na yung pananaw mo, no? Nakikita ko na. Which comes sa communication, ang galing mo makapag-communication. Mukha nga may mga tao nga talaga na nahibibigyan mo ng advice o nakakabigay ka ng heal sa mga tao sa nakita ko dito, no? Kasi magaling ka when it comes to communication, no? Handun din na nag-start ka na ng new mental health sa nakita ko dito. Inspire ka actually, no? Sa nakita ko dito at ang talino mo. Leo, matalino kang tao. No, believe yourself. Talaga nakita ko yung talino mo, hindi yung you speak out. Actually, sinasabi mo yung gusto mong sabihin. It's good naman yun. Very good yun, no? Kaysa magsinungaling ka, no? Diba? And then, marami ka na mga new idea na gusto mong gawin. Sa nakita ko ito, nakita mo na yung mga katotohanan sa buhay mo. No? As in, ang dami na talaga na pagbabago sa'yo. As in. Nandito ka na may mga, ang nakikita ko kasi sa'yo, Leo, nandito ka, meron kang mga new way how to communicate people or person ay mga nakakasalamuha mo. Sabay ganun eh. Tingnan natin, page of source, please show me. It's good. Page of source, please show me. Two of pentacles. Bakit? Two of pentacles. When it comes ito sa pakipag-communication or ano mo, okay, thank you. Talagang binabalansi mo sila, no? Sana kita ko, binabalansi mo yung sitwasyon na meron ka ngayon. When it comes to communication, parang hindi ka ganun na agad na you speak out na basta-basta. Iniisip mo muna, no? Nakita ko dito, you balancing yourself na kung dapat ba nasabihin mo to or hindi. Ano ka rin eh, aware ka rin eh, sa nakita ko dito. Kaya, talagang meron kang way how to communicate a person, no? And yun naman talaga na you love what you are doing right now. Nakita ko dito, si ate nag-i-English po. Hayaan nyo na ako, ha? Ako naman, no? Mga pasaway. Hayaan nyo na si ate nyo. O, oh, diba? Para matuto rin kayo. Ay, ako ko, nagsasanay mag-English, eh. Yun, mali mo, makakinig. Oh, my God. Pero ayoko na apam. Ha, God. Ayun, okay, tuloy-tuloy na tayo, ba yun, ate, nanok sa sarili ko. Ayun, may way talaga kayo how to communicate. Minabalansin nyo yung mga sitwasyon na paano makapag-communicate, ganyan. And nakita ko you love what you are doing right now. No, sana ka gusto mo yung ginagawa mo ngayon, yung mga pag-aaral, pagre-research, pag-more develop ng sarili mo, no? Kasi talagang ito yung ano eh, ito yung alam mo yung pagante, no? Yung kasi in the past, nakita ko, sobra kayong umiyak. Sobra yung sadness and loneliness nyo. And then, nagkaroon ng revenge, no? Nagkaroon ng mga maraming pagbabago. Ako, hindi ako magpapatalo sa mga, kumbaga, nasaktan ka, di ba? Hindi ako magpapatalo dito. Nakita mo ako na luhaan in that time. And now, ipapakita ko sa'yo na kahit wala ka, kaya kong tumayo sa sarili ko. Parang nahanda sa parang yung paghihigante mo is talagang parang, ano ba yun? In a good way na para sa sarili mo, hindi para sa kanya. Alam mo yun? As in, ang ganda talaga.
Ang hirap i-explain, ano? Pero nasa utak ko, hindi ko lang masabi. Ganon. And nakita ko naman na yung love mo talaga yung ginagawa mo. At nakita ko na dahil sa ginagawa mo, may mga achievement ako nakita sa iyo, no? And mga abundance, no? You're starting a new beginning talaga sa buhay mo. And then, may mga achievement ako nakita, happy and fulfillness. Mas nakita ko dito, mas minahal mo na yung sarili mo, no? Tingnan natin, bakit nandiyan si Ace of Cups? Bakit Ace of Cups nandiyan ka? Please show me. Anong dapat natin malaman sa Ace of Cups? Alam mo, nakikita ko sa'yo, love mo yung gusto mong gawin ngayon. Yung work, yung sarili mo, mas minahal mo. We have the Page of Pentacles in reverse. Oh my goodness. Sino ka, baluga? Ha? Bakit Page of Cups in reverse siya? So, bakit Page of Cups in reverse? Page of Cups in reverse. Oh God. Ten of Cups in reverse. Leo, meron malapit sa puso mo, maybe a part of the family or naging part siya ng family mo na malapit sa puso mo, eh, no? Maaring asawa mo, dati mong girlfriend or boyfriend or father or mother mo or a part of the family, basta malapit siya sa puso mo na I don't know why, parang magkakaroon ng mga sadness ako nakikita, magkakaroon ng mga lack of community or dysfunctional na... Teka, titignan ko ako sino to. Sino ka? Show me, sino ka? Kasi nag-i-space. Okay, nakita ko na. Ito yung pass mo. Sino ka? Pass mo to. Hindi ikaw to. Yes, ito yung the pass mo, no? Yung may past person ka dito na nagkakaroon siya ng problema with it comes sa kanyang family. May mga bad news ako nakita sa kanya. Kasi in-spy ka niya. I don't know why, pero in-spy ka niya. In-spy niya yung ano ginagawa mo, hando sa naguguluhan siya sa ngayon. Hando ito yung tinitimbang niya. Sino ba ang mas matimbang sa akin? Si Leo ba o yung pamilya ko? O yung ngayon na hindi man niya pamilya yon, yung kinakasama niya ngayon. Ganon. Sino ba sa kanila, ano? Handa sa tinitimbang niya yun eh. Pero handun sa part na gusto niya makapag-communicate sa'yo. Gusto niya uli ng union sa'yo. Handun sa part na, I don't know why, pero may gulo sa kanila eh. May gulo sa part niya. Maaring a family or girlfriend niya. Basta yung kinakasama niya, hindi sila nagkakasundo. Nagkakaroon ng lack of community sa kanila. Handun yung meron yung hindi masaya. As in, may mga pagtatalo with it comes sa bahay nila, no, sa nakita ko dito. May nagkakagulo, magulo ang kanilang mga ang sitwasyon niya ngayon, magulo. Andun sa part na nakikita ko sa kanya na gusto niya uli makipag-union at partnership sa iyo. Oo, nagkaroon talaga ng third party sa part mo, no. Gusto kanya and gusto niya talagang mag-sorry sa iyo, no, kasi andito sa mahal kanya, no. Pero, oh God, anong gagawin ito? Ito, tawag, basta, ito yung nagkakaroon siya ng lack of progress sa ngayon. Medyo, itong tao na ito, irresponsible. Ano to, hindi niya pinapalo kung ano yung nasa utak niya. Hindi niya finalo in that time na kayo. No? I don't know why, pero bakit? Ganun ang nakita ko sa kanya. Mayroon siyang unhealthy lifestyle sa nakikita ko sa kanya. Hindi ko alam kung may, parang wala siyang ipon. Parang hindi, I don't know kung stable ang buhay niya, pero hindi siya, wala siyang unhealthy lifestyle siya. Baka palagasto siya, or marami siyang gustong bilhin. Baka ganun, no, nakita ko sa kanya. Basta wala siyang ipon na pera, or hindi ganun karami ang nakikita ko sa kanya. Underachiever kasi siya sa nakita ko. Nalalack of goal siya. May pagkatamad, no? Baka in sa party niya kasi nagkakaroon ng gulo sa kanila, baka medyo nawawala siya ng gana sa nakita ko dito. Pero gusto niya makipag-communicate sa iyo. Tingnan natin Page of Cups. Show me Page of Cups. Show me.
Okay. Itong tao na to, ano to, no? Naging controlling siya sa'yo. Siguro naging abusado siya o naging medyo masama yung sinabi niyang salita sa'yo. The last or basta nung mga nakikita kayo or the last na nakita kayo. Maaring gano'n, no? May pagkabastos kasi yung nakita ko sa kanya. Very cold siya, no? Naging dishonest. Talaga siya, hindi sa naging manipulative siya sa'yo. And ito yung part na nakita ko na they breaking promises talaga sa'yo, no? And then, medyo, I don't know why, pero nakita ko, baka inapi ka niya, o naging mapang-api siya, or hindi niya naramdaman, or kumbaga sinakta ka niya, di ba? Ganyan. Control, bitter to eh, actually, bitter. So, nakita ko sa kanya, nagsisisi siya. Nagsisisi siya. Pinagsisisihan niya ngayon na nawala ka sa kanya. Ang dami niya pinagsisihan na ginawa niya sa buhay niya sa ngayon. May sadness and loneliness ako nakita sa kanya. Ando sa nag-iisip siya ngayon eh, no? Nag-iisipan niya kung mag-go siya, no? Nag-iisipan niya. Magkaiba ba kayo na ano nito? Magkaiba kayo ng lingwahe? Nakita ko dito parang... Ang nakita ko dito, pinag-iisipan niya na may gusto siyang i-withdraw. No, na may gusto siyang alisin sa mundo niya. Sa nakita ko dito. Kasi hindi ko alam kung ikinat mo to o... May gusto siyang alisin. Pero hando siya sa part na they want to go. Gusto niya umalis dito sa sitwasyon na to. Gusto niya alisin yung sitwasyon na naayaw niya niya. Sa nakita ko dito. Siguro itong tao rito may pagka-materialistic to, no? Sa nakita ko dito. Kaso, hindi niya maharap to. Hindi niya alam kung magkocrossroad siya. Pero, nakita ko sa niya na gusto niya. Pinag-iisipan niya. No? Natatakot kasi siya eh. Hindi ko alam. Maaring natatakot siya sa mga magaganap o kalalabasan ng gagawin niya. Sa nakita ko dito. Every night niya to iniisip. Minsan humiling na rin siya sa taas sa mga pagbabago sa nakita ko dito. Hindi kanya kayang bitiwan. Hindi. Kasi nakita ko itong tao ito, naging makasarili ito in the past. Naging sakim. Masyado. Talagang nahandol sa part na iniilusyon ka niya, dinedaydream ka na niya. May mga choices sa ngayon na hindi niya kayang, na hindi niya alam kung alin ang dapat niya dapat, ano dapat niyang piliin sa ngayon. No? Pero nandito sa part na na-miss na miss ka na niya. Na naaalala ka niya palagi. Every night. Kang nasa isip niya. No? So, nakita ko dito. And that is for you for today. Arigato namaste. Sana nakuha ko ang iyong energy. Bye.